Hello nok nok, kamusta ka na nok nok? Ito mga kajologs, huling paalam ano kay nok nok at atin na itong sintin siyan. At kahit gano'n siya kagulang, meron tayong paraan dyan kung paano papalalambutin natin yan mga kajologs. At ito pa yung tatlo niyang ano, dahil sa lawahan ka ano kasi yun, di ba kontento siya, yan, yung tatlo na yan. Ay, isama na natin to para mawala na yung kalagasan. Nadami. So, ayan o. Huwag kang mag-alala kahit nunukuha ka. Ayan o, tutuka-tuka ka. Tara na. Ihatin na kita sa iyong paruroonan. At, ito na, ayan o. Oh, nakita na yung pinakulo natin na yung kawalin na galing pa sa pinakamalayong lugar yan. Ayan na. Oh, sige. Dahil nanunukuha ka, ayan, itong bagay sa iyo. Bilisan mo, Jolog. Ayan. At syempre, kahit mag, ito nga pala mga Jolog, sa medyo may kagulangan na talaga itong mga manok ko na to. Kaya gagawa natin ng paraan yan kung paano pala lambutan. So, madali lang discard yan mamaya mga Jolog. Papakita natin sa inyo kung paano discard yan yan. So, ito na. Ayun o, ang kinis pala ng hita. Kaya noon pala yung tandang ko. Tatlo-tatlo dinadali. Laka talaga yung mga Jolog. Puro kakalokohan. Ayun no. So, ayan na, atin ang sintinchan. Op, patay, tinanggal lang hita ni Jologs. Ayan na, op, oh, 1, 2. Tanda lang Jologs, ayan. Ako, baka madaling kami mo Jologs. Mag-ingat ka sa pagtaga, ayan. Ayan mo Jologs, oh. Makikita nyo yung pagtaga natin. Kahit napakalaki na ng itak natin eh. Alos hindi pa yung matalab dahil nga medyo may kakunatan na talaga ng konti itong ating mga native na manok. So atin ang sinintin siya itong mga native nating manok na kasi masyado ng magulang at marami-rami na rin sila. Kailangan natin bawasan para baka iba pa ang makadalay sa kanila, kaya unahan na natin. Hindi totoo yan. So bola lang yan. Na natin mga Jologs at nagpakulo na tayo sa likod. Ito na mga Jologs, ayan na, nakasalang na nga itong mga Jologs. Sinampalukang manok o sinampal na manok. Sinampal na manok. Napakasarap ng mga Jologs sa pagluto pala ng sinampalukan mga Jologs sa ano lang. Kung gusto niyo ng masim na masim, maglagay kayo ng bunga ng sampalok, damihan niyo. Tapos maglagay pa rin kayo ng powder kahit isang piraso lang para kasi magkaiba ang asim nun. Mag-try kayo kung malaman niyo na magkaiba ang asim ng powder at saka yung puro talagang bunga. At ito nga pala mga Jologs, ito ang diskarte natin kung paano pala lambutin kagad yung ating sinampalukang manok. Ayan. Lalagyan lang natin ng kunting yelo yan, ay isang yelo yan. After niyan, pag di pa rin siya malambot, isang yelo pa uli. And pero depende niya mga Jologs, minsan kasi sa isang yellow pa lang lumalambot na agad. Yan ang pinakamabilis sa diskarte kung paano magpalambot ng matanda tao dito. Yung mga magugulang na manok. At itong isa na mga Jologs ay adobo natin tuyo mga Jologs. Yung pag natuyo siya, yung mantika niya lang ang parang pinakapiprito na sa kanya. I-adobo natin yung tuyong tuyo tapos lalagyan natin mamaya ng kunting sili para masarap yung ating adobo mga Jologs. Siyempre pag may kunting anghang, yan ang pinakadabis na ano natin sa adobo, yung may kunting anghang para mapaparami yung ating kain. So ayun lang, diskarte natin mga Jologs kung paano magpalambot ng karne. Ano, yelo lang, kahit anong klaseng karne yan, baka mo basta ini kahit anong klaseng karne napakadali palambutin basta yelo yan. Pati itong adobo natin ilalagay din natin yelo kasi napakabilis nga naman talaga lumambot pagka yelo ang ilagay natin mga Jologs. Yan ang pinakadabis na paraan sa na magpalambot ng kahit anong uri ng karne mga Jologs. So ayan, yan yung mga Jologs, tatakpan natin ng konti yan, then pagbukas natin, ayan, medyo palusaw na yung ating yelo, ayan o, makikita nyo mga Jologs yung mabuto niya parang humiwalay natin sa may manto. So, napakabilis niya talaga mabuto pagka yelo ang ilalagay natin sa karne kaysa yung iba nilagitan ng kutsara o anuman, pero yelo talaga ang dabis. At ito na yung ating sinampalukan mga Jologs, maluluto rin ito mga Jologs, at yan, ilalagay natin yung, ilagyan na natin ng talbos ng kamote. Tsaka lalagyan pa rin natin yung dahon ng sili mga Jologs. Ayan. At syempre hindi tayo makukunti doon. Lalagyan pa natin ng bunga ng sili. Yan syempre. Yan ang pinakadabis dahil masarap din naman nguya-nguyain ang bunga ng sili pag nasa ating, sa ating plato mga Jologs. Yan ang pinakadabis, minunguya-nguya. Minunguya-nguya talaga. So ayan mga Jologs. Yun yung discarte natin. Ano? Eh tanong ori po talaga ng karni basta napakagulang niya. Yelo lang po talaga ang katapat yung mga Jologs. At syempre paluto na yung ating sinampalukan. Ayan. Ready to eat na yan. At ito naman yung ating adobo rin at pagkatapos nitong ano na to, halo natin, patuloy lang natin ng konti at ready na yung mga Jologs. Siyempre, uubusin lang natin yan ng konting tubig niyan at yung
pinakamantika niya yan, yung pinakaluto natin yan. Ayan, ready na yan. Basically na rin yan, maanghang na. Napakasarap talaga yung mga julogs. Try nyo ito mga kajulogs. At ito na nga mga kajulogs. Atin na lang takan yung ating niluluto. Ayan, magbubudol pait na kami mga julogs. Siyempre, dito talaga sa probinsya mga julogs. Pag nagluto tayo ng kunting handaan mga julogs, ito ang ginagawa natin sa probinsya. Napakasarap talaga kumain pag may magsalo-salo mga pamilya. At ito, tuwang-tuwa si Missy sa ating niluto. Di mapatid yung tawa ni Miss dito dahil masarap lang ang ating luto. Napuri pa nga ni Jologs. Yun lang mga Jologs. Bye-bye!